All right, good morning. Welcome to day 3 of my second project car build. Today, babaklasin ko yung gulong sa likod para masilip ko yung brake saka yung axle. Diba, remember as I've said sa previous video ko na yung sa likod medyo may wiggle, kaya sisilipin ko kung anong problema. Bali, naluwagan ko na siya. Patanggalin ko na lang yung gulong. Naka-disc brake na siya sa likod. Ano kasi itong kotse na ito eh, I think SL. Kasi makina niya 1400. Tapos kinonvert na lang siguro to. Ito pang GT or pang GSR. Naka 5-speed transmission na rin siya. Spacers. Lumi. So subukan kong baklasin. Nabuksan ko na tong yung kabila. Mukhang okay naman. Visually wala naman akong nakikita ang diferensya. But on the left side, ito kakabaklas ko lang. Ayun, ang bumungad sa akin. Kita nyo? Ito, pinaka-guide niya. Dito nag-i-slide ito, tsaka ito. Lumuwa siya, paabante. Kaya pala, nung dinadrive ni Hernan to, pauwi, sabi niya, parang palakas na palakas yung tunog. Ito, tumatama na pala ito. Dito. Ayun, oh. Nakakayod niya na, kaya palakas ang palakas. Kinain niya na yan. Every time na pipreno siya, paluwa to ng paluwa. Buti pala umabot ng subig. And then, di ba nagwiwiggle siya? Hinigpitan nila pat yung mga nut. Itong isa, ayan o, lost thread. Kaya papalitan ko to. Wala na o, lost thread. Brake rotors, medyo okay pa. Ngayon, ugutin na natin yung axle. Ay, ewa. Ayan. Yes. You know. Alright. Ang masama niyan, may mukhang welded yung studs. Tatanggalin ko pa yung welds para matanggal yung studs. Kung titingnan naman, mukhang okay naman siya. Intact pa yung oil seal niya. Ngayon lang tumulo yan, yung gear oil, pagkatanggal ko. Pero nakakabit pa siya, wala namang leak. Hindi naman welded pala yung isa. Lahat sila hindi welded. Kaya, lagyan lang natin ito. Oh. Ito. Mamartilyohin lang. Tagal na. Diba? Dalawa. Ayan o. Lost thread. Naklas ko na rin yung kabila para palitan ko na rin yung mga stud. And nakita ko, bago pa yung bearing. So hindi ko napapalitan to. Kasi pag pinalitan ko yan, pupunta pa ako ng machine shop para ipapress out and then papapress in ulit. Eh mukhang bago pa naman, tsaka wala siyang ugong. Takas kasi nga yung mga kalawang para ma-refresh ng konti. Ito, kalawang na oh. Ibabad ko sa turbo para matigil na yung kalawang na yan. Ito yung ginagamit ko, turko. Tapos i-rinse ng fresh water. And then, pwede nang
sprayan ng primer. Kailangan sprayan ng primer. Hindi pwedeng iwan ng hubad yung lata at pabalik yung kalawang. Banlaw na siya. Pinapatuyo ko lang bago ko sprayan ng primer tsaka kulay. Ayan na siya. Bali yung stud, wala akong mabili dito sa Subic. Kaya pupunta muna ako longga po para makabili nun. Bali 8 pieces na stud sa kailangan ko. Alright, Merry Christmas everyone. So, andito ako after several days na iniwan ko nakababad yung tangke sa suka. Naging busy na ako dahil sa Pasko. Ngayon ko lang siya binalikan. And remember last time, nilagyan ko lang ng 3 galon na suka. And hanggang halos kalahati lang siya. Kaya ngayon balak ko lagyan ulit siya ng suka para mababad yung other upper half. Kasi nga rusted talaga lahat yung buong loob. Bali ito siya. And then namili na rin akong 4. Dato puti naman this time. Tapos lalagyan din natin ng baking soda. Kasi marami nagko-comment na dagdagan natin ng baking soda. Kailangan punuin dahil pati itong ilalim nito dito. Ayan o, tingin. Oh, grabe. Once again, hindi sponsored ng Dato Puti ito ha. Pupunuin ko lang para mababad siya ng gusto. Ay, kulang pa rin. Oh, kulo ito eh. Di pa rin niya naabot yung ibabaw, kaya tinagilid ko na lang. Tapos, after several days, tatagilid ko naman sa kabilang side para ito naman yung maabot niya. At mamumulubi ako sa suka, taragis. And then, nakabili na rin ako ng wheel studs. Calipers sa likod ang babaklasin ko para ma-refresh natin ng konti at masilip natin loob ng caliper kung okay pa, pati yung piston. Sprayan muna natin ng anti-rust. Bali ito yung rear calipers. I-refresh ko lang to, silipin yung loob. Although I know na next to impossible ang makakuha ng repair kit ito dito sa Olongapo. Titignan ko na lang kung pupwede pa yung mga seals niya. Kung pwede pa, yung pa rin ang gagamitin ko. Kung talaga hindi na pwede, meron pa naman akong reserva dyan. Although hindi naman siya brand new, pero yun na lang ang gagamitin ko just in case na sablay na yung laman nito. Okay, nabuksan ko na pareho. Yung una kong binuksan, kompleto. Yung pangalawa, medyo kulang-kulang. Wala na yung C-clip niya dito. Pinawan na lang nila ng paraan ng alambre. Tapos yung pinaka tumutulak dito, yung tinutulak dito para itulak itong part na to is improvised. Ayan o. Ganito dapat itsura niyan eh. Ito. Ito yung sa una. Ito yung sa pangalawa. Parang washer lang na tinupi para kumasa dito. Ayan. Ganyan. Tsaka yung piston ng una, makinis. Ayan. Walang corrosion sa gitna. Ito ano lang to, mancha lang. Kaya ayos na ayos to. Tapos buo to. Karamihan kasi napuputol to eh. Papalitan lang ng o-ring yan. Goods na yan. Ito, hindi ko pa nasilip yung piston. Ayan. Mamili natin tong alambre.
pangit. Meron din ako nito. Isang buong set yun eh. Isang pares yung reserva ko. Ayun ako para mo. Magkaiba yata ito. Oh, sabi na eh, iba eh. Oh. Yung original ganito. Sarado yan. Ito bukas eh. Oh. Baka binuksan na lang nila. Tsaka mas mahaba ito. Spring. Obviously, na-repair na to. And pinalitan na rin nila ng bagong rubbers. Kaya yung mga rubbers nito is pwedeng-pwede pa. Yun. Oh, puro grasa pa. Oh. Bago. I mean, makinis. Rubber buo. Oh. May clip to eh. Yan o. Bali, lilinisin ko to and palitan yung mga dapat palitan, and then pwede ko na siyang i-assemble ulit, and then balik sa auto. Bali, ito yung kakabaklas ko, lagay ko muna sa plastic baka may mawala, and then kinuha ko yung nakatago kong reserva na rear caliper. Silipin ko lang kung mas okay pa ba to, baka mas okay pa to kaysa dito sa nilinis ko. Ito yung ay, by the way, napansin ko yung binaklas ko yung sa project car, wala siyang spring washer, as in kahit isa wala. So at least itong reserva ko meron akong spring washers. Alam ko tigpipito eh, kada isang side pito, 5, 6, 7, oh may pito na, isang side 6, 6 lang. Kulang na isa. Okay lang yan. Kompleto ako, dalawa. Dalawa din, kompleto. Pistons, okay pa din. Tapos goma, meron pa rin. Okay pa yan. Tapos yung lock na maliliit, meron pa ako. Tapos isang protector. Okay pala, tuyo. Pinturado na. Oh, ito na lang yung kakabit ko. Galing ito sa una kong box type na nirecondition ko, nirefurbish. Pero yung ikakabit ko na, nakakita ako ng isang buong differential, yung nga yung LSD na may kasama ng calipers tsaka disc brake. So yun ang ginamit ko sa na in-install sa box type ko, kaya ito naging reserva na lang. Naka-install sa akin ngayon sa box type kong una. Mas malaki siya. Kamukha siya nito kung ano yung disc brake natin sa likod. Pero mas malaki siya siguro ng, sabi mo na 10%, mas malaki siya. Gusto ko nga malaman kung saan galing ang sasakyan yun eh. Hindi kaya pang Pajero or what? Yan oh, di ba? Pinturado. Oh. Wala pala tayong gagawin. I-assemble na lang natin. Pagkatapos ko si North, kinuha ko yung mga kulang. Ito yung galing sa, ito yung kakabaklas ko lang. So hindi ko nagagamitin yan kasi meron na akong pinturadong calipers. Hinuha ko na lang yung mga kulang dito. Kumuha na lang ako doon. Yan ang lahat ng parts na kakailanganin ko para mag-assemble ng isang pares ng rear calipers. Assembled na yung dalawang calipers. Kompleto na rin ng parts. Ready for reinstallation na sila. Pero bago ko install, maghahanap muna ako ng oil seal ng axle bearing. Napinturahan ko na yung mga dapat pinturahan, ito rotor disc, and then nalagyan na ng studs. Buo na yung caliper, and now
papalitan ko yung oil seal. Although mukhang bago pa rin siya, eh, masigurado na kailangan magpalit na tayo para isang trabaho na lang. Diba? So, ito, nakapili ako ng bagong oil seal sa halagang napakamura lang. Natin yung bago. Kabit na siya. Kailangan even kasi yung force na i-apply nyo yung sa buong bilog nung. Kaya naghanap lang ako ng pwedeng pangpatong. Ito kasi hindi pwede. Tumutupi. Kaya ito. Nakita ako ng pulley. Kasyang-kasya siya. Ayan, ganyan. Paikot. At kabit na siya. Lagyan nyo lang ng langis. Yan. Lagyan natin gear oil to. Yes, yes, yes. Kabit na ang axle. Oh, ha? How's ito? Medyo na-refresh natin ng konti. At least napigilan natin yung pag-continue ng rust. Dahil na rust treatment ko na to. And then nalagyan ng protection na pinturahan. Kabit na natin yung caliper. Tignan yung order ko. Hey. Kung napanood nyo yung last video ko, binaklas ko yung fuel float and kita natin na puno ng kalawang. So, umorder ako ng brand new. So, mura ko lang nabili to sa Shopee yata to, or Lazada. Yung sa fuel tank nga pala, kung nakita nyo nga kanina, dinagdaga ko ng suka, diba? Papabaya ako munang mababad siya for a few more days. So, I guess, sa susunod na vlog, sa day 4 episode ng project build ko, doon na natin sisilipin kung may pagbabago yung pagbaban natin sa suka. So, kung gusto nyo makabili nito, ang link ay nasa description. Just follow the link para makabili rin kayo ng brand new na float. 2,000 years later. Alright! Taka na, after ilang oras na pagbubuno namin, ayan, nakabit na rin ang punyeta. Pagkahirap-hirap. Hirapan ako dito paglagay ng brake pad tsaka yung pag-timing nung ano, pinaka push rod nung handbrake. Hirapan ako, nag-adjust-adjust pa ako. At least kabit na siya, di ba? Ayan o, may ikot. Higpit pa eh. Ayan o. Nakabitan na rin ng bagong hose. Ayan. Napalitan ng oil seal. Both sides. Okay na rin yan. I'm very happy. And we will see each other on day 4. Thank you for watching. We'll be right back.